okay, hindi muna ako bibili ng bagong skincare. Uubusin ko muna kung kaya ko na magtiis, na gamitin muna kung anong meron lang. Pump. Ko na rin siya sa body ko, ginagamit siya sa likod. Actually, face and body mist siya. Tapos, ginawa ko siyang vitamin C toner pad. Ayan. Bakit ko nasabing sulit yun, guys? Kasi, this hat... Hey, guys! Good evening! So, it's early pa naman. It's 6:30 pa. 6:30? Yeah, 6:30. And my kids are in the other room. Nilock ko actually yung room. Tapos, yan nga, nilock ko ang room. Loading ako, guys. May monthly period ako ngayon. Masakit ang ulo ko. Ayun, nilock ko ang room kasi nandun ang dalawang laptop. I don't want them to play games sa laptop. And I don't want them to watch YouTube sana. Pero ako, na not feeling well, hindi ko sila mapigilan. Hinanap nila yung susi. Nakita nila yung susi. Na-open nila yung room. Kaya ngayon, nandun na. Nagpi-play ng games at nanonood ng YouTube. So, naka-makeup po ako. Kasi kanina, mga 2:30, nag-film ako ng aking mga beauty products na empties. Yung mga naubos ko na, nagamit ko na, and quick share lang ng thoughts ko about each product. So, I have uploaded that video. Siguro una yon bago to. And now, ipapakita ko na naman sa inyo kung ano naman ang aking ginagamit ng mga skincare na ngayon na wala akong nire-review products. We will be removing our makeup with this micellar water from Lux Organics. It is the Lux Organics Power Glow Micellar Cleanser Beauty Water. No rinse, no stain. Yes, no stain po siya, pero nire-rinse off ko pa rin siya. Kasi I feel na kahit naman na nag-micellar water ako, kahit naman na nakuha na niya yung makeup, kailangan mag-double cleanse pa rin. The last time na i-share ko sa inyo yung aking micellar water is from Garnier. That one really works well on me. Pero kaso lang, gusto ko ng may vitamin C, gusto kong may brightening effect. Kasi lately, my skin have been so dull. I don't know, because maybe I'm sleeping late or may mga ganap sa buhay. Alam niyo na. Yun na yun. Tapos, so pinili ko to because I remember yung rose water soothing gel at yung cleanser na rose water na vitamin C, na may vitamin C ng Lux Organics is nagustuhan ko siya. So, I figured, why not try the micellar water with vitamin C? Baka naman okay. So now, papakita ko sa inyo kung nakaka-remove ba talaga siya ng makeup. Gusto ko rin sanang i-try yung Lux Organics na Power Glow na Vitamin C and Galactomyces, kung tama ba ang aking pagkakapronounce, na toner. Kasi gusto ko nga may vitamin C. Pero, naisip ko na para maihanda ang aking sarili para sa mga susunod na mga skincare reviews at PR packages, hindi muna ako bibili ng bagong skincare. Uubusin ko muna kung kaya ko na magtiis, na gamitin muna kung anong meron lang. Eh, yun muna ang aking gagamitin. Pala siya ganyan, guys. Kailangan natin siyang i-pump. Yeah. Pump. Medyo soapy siya, guys. Meron siyang bula-bula. Ayan. Okay. So, here's the dirt in the right side of my face. At ito na po ang aking mukha. Ito po yung walang makeup at ito yung may makeup. Mas defined ang aking mata sa kabila kasi meron pang makeup, meron pang mascara, at meron pang kilay. Ayan. Meron naman talagang kilay, pero meron pang brow product. Ayan. Hindi na alam nung sasabihin. Kabila naman. And actually, with this one, guys, pwede mo siyang gamitin na no rinse pag ginagamit mo siya in the middle of the day. Kunwari, in the morning, naligo ka, nag-skincare ka, tapos lunchtime, gusto mong maghilamos or gusto mong mag-clean up ng face mo. Instead of maghihilamos ka, pwedeng eto na lang, tapos hindi ka na mag-rinse, tapos mag-sunscreen ka na ulit. But for me, during the night time, if I wear makeup during the day or tinted sunscreen, ginagamit ko talaga to. Tapos double cleanse, mag-cleanser pa ako.
And speaking of cleanser, ito pa rin ang ginagamit ko from my previous review, the Thursday Plantation T3 Daily Face Cleanser with Soothing Chamomile. 200 ml siya. And ngayon, ginagamit ko na rin siya sa body ko. Ginagamit siya sa likod. Ginawa ko siyang shower gel. Ayun. And with this one, nagustuhan ko talaga siya na clear up niya talaga yung mga blemishes ko. And maganda siya pag meron kang mga pimples. Kasi yun nga, meron siyang T3 which is good for pimples. And meron din siyang chamomile which is very soothing. So napapa-calm down ang ating skin lalo na kapag galit na galit siya at galing siya sa breakout. Ayun. So I'll cleanse my face and I'll get back to you later. Ayan, fresh face na tayo. Napaka-aliwalas. Oh, as you can see, brightening ang effect, guys. Ayan, fresh na fresh tayo. And after that, we will be using a toner. And this time, dalawang ginagamit kong toner. I mix these two products. This Thursday Plantation pa rin na T3. Kasi yun na nga, okay siya sa akin. Kasi bago ko ginamit yung si Thursday Plantation na skincare set, nagka-pimples ako. Hindi siya isang area lang. Meron dito, meron dito, meron dito. Meron dito na hindi lang halata, meron dito. Hindi lang halata sa camera, pero sa personal, nagka-pimples talaga ako. But, I use this during the night lang, kadalasan. Alternate ko siya with the vitamin C and vitamin E tomato glass skin ng Fresh Skin Lab. Actually, face and body mist siya. Tapos, ginawa ko siyang vitamin C toner pad. Ayan, sinook ko siya sa container. I did a TikTok video kung paano ko to ginawa. Very easy. Anyone can do it. Kahit bata, pwedeng gawin yun. Ayun. So, for tonight, hindi ko muna gagamitin ito kasi naubusan ako ng cotton pad. So, ito lang yung may cotton pad. So, mag-vitamin C tayo tonight. Ayan. So, dapat clean ang hands. Clean naman ang hands ko. So, we will... Ayan. Tapos, meron pa yan marami, di ba? Bigain lang natin para hindi sayang. Heed. Sarap. Kagaling sa ref, guys. Sarap talaga. Gawin ko kayong mirror, ha? Basa na ako dito. Ayan. Usually, pag naghihilamos ako ng maaga, katulad ngayon, hindi pa kami nag-dinner. So, after this, magdi-dinner kami. So, ginagawa ko, nag-toner ako. Tapos, mamaya na yung serum or cream. But for the sake of this video, dahil nandyan kayo at nanonood, ipapakita ko yung sunod na skincare step. Ayan. At pumasok na talaga siya sa ating mga pores. Next, we will be using a serum. So what is the serum that I am using right now? The serum that I'm using right now is nagamit ko na siya months ago. Nung nag-review ako ng Snail White na double boosting serum, the brightening one and the anti-aging one, dahil nagustuhan ko at naalala ko maganda ang benefits niya, maganda ang ingredients niya at sulit siya sa presyo, bumili ako hindi na sachet, bottle na. I have these two. Snail White Double Boosting Brightening Serum and the Double Boosting Anti-Aging Serum. My box tour, guys, check out ko from Lazada. And 1.5, dalawang bottle na. And this contains 40 plus 40 ml of serum. So, isang 80 ml at isang 80 ml, I have 160 ml all in all sa aking 1,500 pesos. Bakit ko nasabing sulit yun, guys? Sabing effective ang dalawang to. Kasi maraming ingredients sa loob. At hindi lang serum, may boosting serum pa. Maraming active sa isang product lang. At 80 ml na siya. So, kung bibilin mo siya ng isa lang, itong bottle lang na to, it's 999. So, 1,000. 80 ml. Sulit pa rin. Kasi other serums is selling 1,200 pero 30 ml lang. Nakatry na ako dati, effective naman, bottle din, babasagin din ang lagayan, pero 30 ml lang yun, guys. And hindi ganun kadaming ingredients.
And also, kung meron ka bang mabibili na 80 ml, siguro na sa mga 2.5 na yon. Eto, 1.5, dalawa na, 160 ml na. Meron ako pang morning, meron ako pang night. But this one, I also use this at night sometimes. But tonight, we will be using this one. Eto naman is anti-aging serum. Meron siyang fullerene. Correct me if I'm wrong sa aking pronunciation. Palagi ako nagkakabali. Collagen and hyaluronic acid. Ayan. Di ko na siya hihimayin dito kasi na-review ko na ito siya. At ililink ko na lang down below ang link ng video review ko para mapanood niyo. Ayan, ginaganyan ko siya. Ayan. Be gentle. Mamadali ako. Samahan ang net. Ayan. Win massage. Ay, kasarap na feeling talaga, guys. Ang skincare. Ate, diba, pag nagsiskincare videos ako, or even sa mga ibang creators, ang ginagawa nila pag nagsiskincare, diba? Kunwari, bottle ng serum, or dropper ng serum, ginaganyan natin, diba? Ganyan. Feel na feel. Tapos pa angle-angle. Pero, I realized na hindi tama yun. Kasi, if ito didikit dito, di marumi na siya, di ba? So, posibleng makontaminate siya. Or madumihan siya. May mga bacteria dyan, mga germs dyan. Then, pag nag-dispense ka ulit, nadadaanan siya dyan. So, yung dumi dyan, nandun sa product. Kung sa dropper naman, pag dinidikit mo ang dropper dyan, so may dumi sa dropper, ipapasok mo siya sa bottle. So, yung dumi, nasa loob ng bottle, nasa product na nakahalo. So, ayun, contaminate ang product, di ba? So, mas magandang ilagay sa kamay, huwag feelingera. Tapos, sa kamay, na malinis na kamay, saka ispread sa buong face. Ayun. Then, after that, if I feel extravagant sa aking skincare routine, nagdadagdag pa ako ng cream at night to seal the actives na nilagay ko sa aking mukha. Sometimes, I use this product na nakita niyo na kung matagal na kayo dito sa aking YouTube channel, the Vitamin E with Gezolza from Common Labs. So, ito naman is focusing on calming the skin with Vitamin E. So, ginagamit ko siya during the night after the serum, malaki ng moisture, and also para plump ang aking skin at moisturize kinaumagahan. At smooth na smooth siya because of the Vitamin E. Feel na feel ko ang aking self. Binili ko talaga and masasabi kong worth the risk, worth every penny, every peso rather, kasi maganda talaga siya, guys. Lightweight and it does the job, moisturizing, and na-appreciate ko talaga ang skincare ko lately, lalo na 30 plus na ako at maraming nangyayari sa buhay na nakaka-stress. Kita sa mukha natin yan. At skincare really helps. Gusto ko nga palang mag-try ng propolis. Let me know in the comment section kung familiar kayo sa propolis ingredient. Parang honey ingredient siya. And it says na nakaka-glowing daw siya sa skin. So if you guys are familiar about that ingredient or that active, mag-suggest kayo. Please do suggest or recommend anong brand. COSRX ba? Some by Beauty by Joson, tama ba ako? Or Nature Republic. But for now, may in-order ako, may chine-out ako sa Shopee ng mga makeup, affordable makeup, kasi gusto ko muna magpahinga sa skincare. Pero hindi ako magpa-promise kasi baka may bagong product. So, try pa rin natin. That's our game, di ba? Na mag-try ng mga products at maging guinea pig ng mga bagong products sa market para hindi na kayo magkamali at malaman nyo na sa aming mga beauty vloggers firsthand kung ano bang effect or ano bang feel, kung worth it bang isang product. Ayun, you guys, I hope you find this video informative, helpful, enjoyable, chit-chat lang, kaupo lang, relax lang, nakapangbahay lang, ganyan na po talaga si Jaya Chan sa pang-araw-araw. Kahit lumabas ako, t-shirt is life lang po ako. Hindi po ko talaga masyadong nag-dress or nag-blouse. Kasi gusto ko comfy lang, lalo na kasama ko mga anak ko.
dito lang sa aking YouTube channel na napapabihis ako kasi gusto ko presentable akong tingnan sa inyo guys at hindi naman nakakasawa. At maraming salamat na nagdaga ng aking subscribers kahit papano. Thank you so much. And ayun, subscribe if you haven't yet kung bago ka sa aking YouTube channel. And see you on the next video. Bye!